Ano po? Ano po ang sagot sa inyo yung mister? Kailangan magpasako po tayo. May naman po mga asawang lalaki. Titignan niyo po yung mga misis niyo. Yung misis mo ay hindi yung misis ng katabi niyo. Dahil sa kanya yung sasabihin niyo yung sumpa niyo. Sabihin niyo sa kanya. Ano yung tawag niyo sa kanya? Sabihin niyo po, honey, 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 honey. Sabihin niyo po. Sa araw na ito, ay muli kong sinasabi sa iyo, ikaw lang ang galing sa isang babae. O bakit mahina na po? Ikaw lang ang galing sa isang babae. Ay sexy at maganda sa aking paningin. Maraming pagkain. Pwede sa mga ayaw siya makipag-fellowship.
pero walang suitable mate na nakita ang Diyos sa kanya. At sinabi dito, yung suitable mate or helpmate, sa Tagalog po ito, magandang translation ay hindi katulong, kundi katuwang. Katuwang. Ang babae po ay katuwang. At nakalagay sa Biblia ay actually yung plano ng Diyos, patay ang lalaki at babae. Patay sila. Nakalagay po sa banal na kasulatan na yung pagkapantay po nila ay sabi na dito, mamahala kayo. Paramihin ninyo. Palaging dalawa yung kinakausap niya. Dalawa. Magpakarami kayo, pamalahan nyo, ang lahat ng nilikha ko, hayo, isda, ibon. Pareho po ang kinakausap ng Diyos. Kaya po ang plano ng Diyos, pantay talaga. Kaya lang, nung nagkasala si Adan, eto na po, bumagsak na po yung plano ng Diyos. At niredeem ito ni Jesus Christ 2,000 years ago na pinantay niya uli ang mag-asawa. Pinantay niya uli ang mag-asawa. Kaya po, napakaganda na nagiging masaya ang buhay ng lalaki kung kasama natin ang ating mahal na asawa. Alam niyo po, totoo lang, misis ko, sabi niya nga eh, kahit sa bahay, tinitext ko yan. Sa isang araw, I love you dear, I love you super. Minsan nga, hindi nga na sinasagot eh. Dahil marami pong pagmamahal doon. Alam niyo po, kaya mo sinasabi yun, I want to execute the will of God. Gusto mo po, mag-anap sa buhay ko yung kalooban ng Diyos. Kasi pag may asawa ka na, at wala kayong bonding, wala yung pagmamahal mo sa kanya, wala yung pagpapasabog, mahirap mong gawin.